Hi, welcome to Marvlyn TV. Ang i-recap ko ngayon ay isang pelikulang pinamagatan, Kinsinas Katapusan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paklik naman ng like at subscribe, pa-comment na rin sa baba kung anong gusto mo na susunod kong i-recap. Kung ready ka na, tara umpisahan na natin ang recap Tagalog. Mula ang storya sa isang babae, na bumibiktima ng lalaking matanda at mapusok na dalaga upang linlangin ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng kanyang mapangakit na karisma. Si Gwen ay isang maganda at matapang na babae at mahilig sa matanda na lalaki. Ang mga magulang ni Gwen ay nasa ibang bansa at doon na nanirahan simula noong bata pa siya. Simula noon ay nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa. Gayunpaman lumaki siyang rebelde kaya't ayaw niyang pinapakialaman siya sa gusto niyang gawin. Isang umaga, habang nasa eskwela si Gwen ay napansin nito na binubuli ng mga lalaki ang isang babae na nagngangalang Anna. Dahil sa nakita, pinagtanggol niya ito at pinagsabihan ang mga lalaki. Dahil sa pinakitang katapangan ni Gwen, humanga si Anna sa kanya at doon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Habang nasa comfort room ay nagkwentuhan sila saglit at bilang pasasalamat, ay inimbitahan ni Anna si Gwen sa kanilang bahay upang dumalo sa kaarawan ng kanyang ama. Kinabukasan, habang kumakain ang pamilya ni Anna ay nabanggit niya sa kanyang ama na iimbitahin niya ang bagong kaibigan nitong babae. Sinabi ni Anna sa kanyang ama na nagngangalang Conrado, na pinagtanggol siya umano nito isang beses sa kanilang eskwela. Hindi naman nagdalawang isip si Conrado at pumayag sa sinabi ni Anna, gayunpaman ay gusto din makita ng kanyang mga magulang ang mga bagong kaibigan niya. Isang gabi, habang busy sa pag-chat-chat si Conrado sa kanilang kwarto, tinanong siya ng asawa kung ano ang kanilang ihahanda sa darating nitong kaarawan. Maya-maya habang nasa likod ni Conrado ang kanyang misis ay biglang may nag-send ng labas na kaluluwang larawan ng isang babae sa laptop ni Conrado. Nagulat si Conrado at mabuti na lang ay hindi ito nakita ng kanyang asawa, kaya dali-dali niyang tiniklap ang kanyang laptop. Kinabukasan, habang nagmi-meeting sa opisina si Conrado ay kinausap siya ng isang empleyado patungkol sa kanilang kliyente. Walang nagawa si Conrado at pinapasok niya si Elsa sa kanyang opisina at binaba ang mga bintana upang walang makakita sa kanilang dalawa. Naghihinala naman ang isang matabang assistant at naniniwala na may kakaibang nangyayari sa loob ng opisina. Habang nasa loob ang dalawa, dito ay pinagalitan niya si Elsa dahil siya pala ang nag-send ng isang larawan noong gabi. Galit na galit si Conrado dahil muntik na itong makita ng kanyang misis. Labis ang sakit na naramdaman ni Elsa sa mga sinabi ni Conrado sa kanya kaya umalis na lamang ito. Isang gabi sa opisina, makikitang nag-overtime si Conrado dahil sa tambak nitong mga gawain. Pumunta siya sa kusina upang magtimpla ng kape, maya-maya nagulat siya sa pagsulpot ni Elsa. Hindi pa pala ito umuuwi at nanatili sa loob ng building. Dito ay nag-inom silang dalawa at pinahayag ni Conrado na hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa ngunit natutokso siya sa mga babae sa paligid nito. Gustong gusto ni Elsa si Conrado at dahil sa narinig ay inakit niya pa ito at pamatong sa lamesa. Dahil doon ay agad na nagalit si Junjun at ngunit sa halip ay kumain na lang si Conrado ng lampiang sariwa. Nang dumating na ang kaarawan ni Conrado ay dumalo ang lahat ng kanyang tauhan, lumapit sa kanya si Elsa para batiin siya ngunit nairita si Conrado at sinabihang mahiya naman ito at nandyan ang kanyang pamilya. Napansin ito ng assistant niyang mataba at kunwari ay nakipagkwentuhan sa asawa ni Conrado. Dito ay kinuha nito ang cellphone number ng misis ni Conrado para daw makontak siya nito sa oras na kinakailangan. Ilang saglit makikita na dumating naman ang anak nila na si Anna kasama ang kaibigan nitong si Gwen. Pinakilala ito sa kanilang pamilya, dito ay malagkit ang tingin ni Gwen kay Conrado dahil mahilig talaga siya sa mas matanda sa kanya. Maya-maya hinawakan ni Gwen ang hita ni Conrado kaya nagulat ang lalaki sa agresibong kilos ng dalaga at talagang balak niyang akitin ang tatay ni Anna dahil sa ginawa ni Gwen nataranta si Conrado at tumayo sa lamesa. Isang umaga, sinabihan ng isang assistant ang kanyang boss na palagi siyang mag-ingat. Ilang saglit ay nag-message sa kanya si Gwen at kinamusta siya. Dito ay parabang nagpapahiwatig ang dalaga na type nito talaga si Conrado ngunit binaliwala lang ito ng lalaki dahil may gatas pedo ito sa labi. Ngunit nangatwiran si Gwen at sinabi na hindi na daw siya bata sa halip ay matured na daw siya mag-isip. Bilang katunayan ay nagpadala agad ito ng isang walang pang itaas na larawan para ipakita kay Conrado na hinugna ang mangga.
kinaumagahan sa eskwelahan, napansin ni Ana si Gwen na may kachat at kinikilig pa ito, kaya naman ay ginulat niya ito at tinanong kung sino ang nagpangiti sa kanya. Ngayon lang ito nakita ni Ana na ngumiti. Isang hapon habang nasa opisina ay nagtataka ang mga empleyado ni Conrado dahil buong araw na hindi lumalabas ang kanilang boss at tila hindi pa kumakain. Kaya naman pala ay maghapon silang nagchat-chat ni Gwen at nag-video call sa isa't isa at dito ay kumakain na pala si Conrado ng mga masustansyang video call ni Gwen. Napadalas ang mga ganitong pangyayari at ginawa ni Gwen ang lahat para maakit niyang tuluyan si Conrado. Dumating sa point na wala na din itong pinipiling lugar kung saan maabutan, kahit sa eskwela, sasakyan o portalet pa yan go lang. Dito ay sinabi ni Gwen kay Conrado na nags-asawa na siya sa online palakpakan, kaya naman ay hinikayat niya ito na magkita naman sila ng personal. Subalit tumanggi si Conrado at sinabing hindi sila pwedeng magkita at sinabing mahal niya ang kanyang asawa. Dahil sa pagtanggi, nagulat si Conrado dahil nag-send si Gwen ng larawan na magkasama sila ngayon ng kanyang anak at asawa sa kanilang bahay. Isang maling kilos lang ay maaaring malantad ang ginagawa ni Conrado na tiyak na ikapapahamak niya. Lagot ka ngayon boy, sinabi ni Gwen na kapag hindi ito pumayag makipagkita sa kanya ay mapipilitang ibulgar niya ang mga video sa kanyang anak. Pag-uwi niya ng bahay, andoon nga si Gwen at masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang asawa at anak, lumalabas na pagbabanta ito dahil anumang oras ay pwede niya isuplang siya sa kanyang asawa. Kinabukasan ay pinagplanuhan nila ang pagkikita sa isang hotel para pagbigyan ang kahilingan ni Gwen. Inutusan ni Conrado ang kanyang assistant na hindi siya makakauwi ng bahay ng ilang araw at sinabing kapag nagtanong ang kanyang asawa ay sabihin na nag-out of town ito kasama ang isang kliyente. Noong gabi ding iyon ay nagkita sila ni Gwen sa isang hotel at doon ay sa wakas ay nagsanib puwersa sila ng buong gabi. Mula noon ay nagkasundo sila na kailangan nilang magkita kada kinsines at katapusan ng buwan para hindi mahalata. Habang nagtatagal sila, lalong nahuhumaling si Gwen kay Conrado na naging dahilan para bumalik ang masamang bangungot ng nakaraan. Gabi-gabi siyang minumulto ng isang panaginip kung saan ay nagpapakita ng pang-haaris sa kanya ng isang lalaki. Simula noon ay gumamit si Gwen ng iba't ibang uri ng gamot para maibsan ang kanyang stress at kung minsan ay nawawala na siya sa katinoan. Dumating din ang araw na nags-asawa na rin si Conrado at nakukonsyensya sa kanyang mga ginagawa, ngunit hindi ito madali kay Conrado dahil pag tinigilan niya si Gwen ay mabubulger siya. Isang umaga nakatanggap ng mensahe si Conrado mula sa isa sa kanyang babaeng empleyado na si Elsa. Sinasabi nito na aalis na siya ng kumpanya dahil nagkabalikan na sila ng kanyang asawa at malagay sila sa tahimik. Pumayag naman agad si Conrado at natuwa sa magandang balita na parabang nabunutin ng isang tinik sa lalamunan. Kalaunan sa kabilang panig, nawawala na sa sarili si Gwen dahil tila ay hindi na masyadong nagpaparamdam si Conrado sa kanya. Kaya naman hindi pa dumarating ang araw ng kinsines ay gusto na nitong makipagkita sa kanya at mahagkan muli ang alaga nitong si Junjun. Subalit tinanggihan muli siya ni Conrado at sinabing abala siya palagi sa trabaho. Habang kasama ni Conrado ang kanyang asawa sa isang kainan ay nakatanggap siya ng mensahe galing kay Gwen. Sinasabi dito ay kapag hindi pa ito nagpakita sa kanya ng araw na iyon ay magkakaroon ng malaking gulo. Kaya naman nagmadali agad si Conrado at sinabi sa asawa na nagkaroon ng biglaan at importanteng meeting sa opisina nila. Nang dumating si Conrado sa hotel ay laking gulat niya na may kasama pang isang babae si Gwen na nagngangalang Carmi. Hinikayat ni Gwen si Conrado na kapag pumayag na magsanib silang tatlo ay hindi na siya nito kukulitin at tatapusin na nila ang namamagitan sa kanilang dalawa. Dahil wala nang magawa si Conrado ay pumayag na lang itong makipag-bonding sa dalawang babae. Habang pinuputakte ni Conrado si Carmi ay sinamantala ni Gwen ang pagkakataon na lagyan ng lason ang alak ng iniinom nila. Di naglaon ng makainom si Carmi ay nahilo ito at bumagsak, kasabay nito ang pagsaksak ni Gwen kay Conrado hanggang sa mawala na ito ng buhay. Habang ginagawa ng dalaga ang karumal-dumal na krimen ay nag-iiyak ito at nagsisigaw na ginagamit lang umano siya ng mga lalaki at pareho-pareho umanong manluloko. Nilagay niya ang punyal sa mga kamay ni Carmi na nagpapakita na si Carmi ang gumawa ng krimen. Samantala, dito ay napag-alaman na si Gwen pala ay may sakit sa pag-iisip at pinapatay nito ang mga lalaking nakakarelasyon niya sa maikling panahon. Dahil bata pa lamang si Gwen nang magkaroon siya ng mental disorder, dahil sa araw-araw na pag-abuso sa kanya ng kanyang tiyuhin, na nagdulot ng matinding trauma na hindi niya matakasan.
Lumabas din sa imbestigasyon ng mga pulis na si Carmi ang pumatay kay Conrado at lumalabas na uminom ito ng lason pagkatapos dahil sa imbestigasyon, nakalusot si Gwen sa kaso at patuloy na gumigala gabi-gabi, at dito na natatapos ang kwento. Dito nagtatapos ang recap. See you on my next video recap. Salamat sa panonood.